Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Luwin. Taong 1958, walang eksaktong lugar. Lumaki sa isang mahirap na pamilya itong si Luwin. Magmula noong bata siya, naranasan na niya ang pagbabanat ng buto, makatulong lamang sa mga magulang niya. Hindi rin siya nakatungtong ng paaralan, kahit elementarya lang. Hanggang sa paglaki ni Luwin, mulat na siya sa realidad. Yung tipong, kahit isang kusing, hirap na hirap siyang gastuhin kung wala naman siyang importanteng pagwawaldasan nito. Sa pagtungtong naman niya sa edad na 18, nagdesisyon na siyang magtayo ng kanyang sariling pamilya. Wala namang tutol doon ang mga magulang niya, lalo pat maging ang mga ito man, natutunan na ring bumukod sa ganoong edad. Upang maging maayos naman ang kanilang pasimula, tinulungan na sila nitong magtayo ng kanilang sariling bahay. Malapit lang yun sa tahanan ng mga magulang niya na siya namang ikinatuwa kahit papaano nila Luwin. Anak, kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang lumapit dito, ha? Paalala ng kanyang ama bago nito ibigay ang kanyang basbas sa mag-asawa. Matapos namang marinig ni Luwin ang sinabi ng kanyang padre de pamilya, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Habang nagtatrabaho siya, naging abala naman sa gawaing bahay ang kanyang kabiyak. Araw-araw ganon ang estado ng kanilang buhay, hanggang sa hindi naglaon doon na tuluyang nagkaroon ng bunga ang kanilang pagsasama. 2 buwan pa ang lumipas, pansin na pansin na ni Luwin ang pagbabago ng asawa niya. Maliban sa mga pinabibili nito, samot-sari ring pagkain ang araw-araw nitong hinihiling. Di naman niya yun kayang tanggihan, lalo pat panganay nila ang kasalukuyan nitong dinadala. Hindi naglaon nang mapag-alaman naman ng mga magulang niya ang tungkol sa pagdadalang tao ng kanyang asawa, naging madalas na ang pagbisita nito sa kanilang tahanan. Isang araw, habang nagpapahinga itong si Luwin, sakto naman noon ang pagbisita ng kanyang ama. Pagpasok naman ito sa bakuran ng bahay nila, dali-dali naman yung tumungo sa kanyang kinaroroonan, sabay sabi ng, Luwin, may gagawin ba kayo ngayon? Kung wala, sumama muna kayo sa akin. Pinapatawag kayo ng nanay nyo. Nang marinig naman ni Luwin ang sinabi nito, agad naman niyang tinawag ang kanyang asawa habang sumasagot sa kanyang ama ng, Bakit ho, tay? May problema ba? Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito, bakas sa pagmumuka ang kawala ng interes na sumagot sa kanyang katanungan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matapos na ng kanyang asawa ang lahat ng mga trabaho nito, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Maya-maya pa, nang marating na nila ang lugar, doon bumungad sa kanila yung nanay niyang merong kausap na isang matandang lalaki sa pwesto na nagsisilbi nilang pahingahan tuwing tanghali. Pagsilay naman ito sa kanilang pagdating, agad naman sila nitong kinawayan na parabang hindi na yon makapaghintay na sila'y makausap. Sa puntong yon, unti-unti nang naghinala si Luwin ukol sa totoong intensyon ng kanyang ina sa kanila. Pagpasok naman nila sa lugar na yon, agad naman silang pinaupo ng matanda habang seryoso nitong inilalahad ang pakay nito sa kanila.
ayon sa matandang kausap ng nanay niya. Kaya sila nito pinatawag ay dahil sa nais nitong magkaroon ng linaw kung meron ba silang kaalaman ukol sa mga ibong gabi-gabing lumalapit sa kanilang pamamahay. Dagdag pa nito na, kaya niya nagawang malaman ang tungkol sa mga ibong yon ay dahil nakatira siya ilang metro lamang ang layo sa pamamahay ni Laluwing. Mariin din itong inilahad na nasa humigit 3 kikik ang naririnig nito gabi-gabi. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kikik ay isang uri ng ibon na kadalasang humuhuni sa mga bahay na merong nakatirang buntis. Kaya rin yung tinawag na kikik ay dahil sa yon ang huni nito. Napakadalang makasilay ng ganoong ibon, gawa ng tanging ang mga aswang lamang ang nagmamay-ari nito. Bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi, pero minsan ang nakasilay ang ama ni Luwin ng ganoong uri ng nilalang. Inilahad kasi nito sa kanya na noong ipinagdalang tao yung kapatid niyang sumunod sa kanya, nakita niya yung dumapo sa bakuran ng bahay nila, tapos sa isang kisap mata, naging isa yung aso. Tumakbo yun papalayo hanggang sa nawala na ito sa lugar na yon. Dahil sa pangyayari, naging matatag ang paniniwala ng kanyang ama ukol sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman ang totoo nitong rason kung bakit sila nito pinatawag. Pagtatapat ng matanda na, nais nitong tumulong sa kanila, gawa ng gabi-gabi nagsisilbing bangungot para sa matanda ang pagpaparamdam sa kanila ng mga nilalang na yon. Dagdag pa nito na, bagaman likas sa kanilang lugar ang magkaroon ng aswang, hindi naman siguro dapat na taon-taon ding merong magbuwis ng buhay sa kanilang hanay, mapagbigyan lamang ang kagustuhan ng mga nilalang na yon na kumain ng sariwang karne ng sanggol na hindi pa isinisilang. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng "Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Ang sa akin lang, makatulong. Luwin, iho, alam mo ba ang tungkol sa nakaraan ng lugar na ito? Minsan itong naging pugad ng mga aswang, kaya hindi na nakapagtataka kung meron pang mga kalahi nila ang pasimpleng naninirahan dito ngayon. Huwag kang magpakakampante. Marunong manalong mga demonyong yon." Dahil dito, agad naman siyang nakaramdam ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Bagaman hindi siya nakasagot sa sinabi nito, baka sa kanyang pagmumuka na labis siyang naniniwala sa ganoong bagay. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, binigyan naman siya nito ng isang uri ng kwintas na mayroong palawit ng ngipin ng kalabaw. Ayon sa matanda, patay na ang mutyang yon, pero may posibilidad pa na mabuhay niya ito. Dagdag pa nito na, nakadepende na rin sa hangarin niya kung nais niya talagang makatulong sa kanyang asawa. Nang mailahad na yon ang matanda, dali-dali naman yung umalis para bigyan sila ng oras ng kanyang pamilya na makapag-usap. Ilang oras pa noon ang dumaan, nagawa na rin silang makumbinsi ng mga ito na hanggat maaga pa, maglagak na sa kanilang pamamahay ng mga depensa. Dahil sa mga sinabi ng mga magulang niya, wala na nga siya noong nagawa kundi ang lumikom ng iilang baging ng makabuhay, bagakay na kawayan at ilang dahon ng badyang. Kumuha rin sila ng mga dahon ng talong, kalakip ang 2 bato ng kamangyan na nabili naman nila sa sentro ng baryo. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na nga silang bumalik sa kanilang pamamahay para ipuesto ang mga pangontrang yon. Habang hindi pa noon kumakagat ang dilim,
halos abalang-abala naman sila sa kasalukuyan nilang ginagawa. Si Luwin pati bubong ng kanilang bahay, pinulupitan ng baging ng makabuhay upang masigurong hindi na sila malalapitan ng mga ito. Nagtanim din sila ng baging nito sa bakod ng kanilang tahanan nang sa gayoy mapanatili ang kanilang proteksyon sa loob ng mahabang panahon. Magbabandang alas 6 na ng hapon nang matapos ni Luwin ang kanyang mga gawain. Nang mapansin naman niya ang paglubog ng araw, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay para tulungan ang kanyang asawa. Maya-maya pa, nang maghahapunan na sila, mariin naman niyang inilahad dito na wala na yung dapat na ipag-alala. Bago naman sila noon matulog, bukal sa loob naman niyang sinunod ang sinabi ng matandang nakausap niya. Napag-isip-isip niya kasi na kung tunay ngang mutsa ang ibinigay nito sa kanya, malaki ang tulong na maibibigay nito sa oras na magawa niya yung mapagana. Kaya magmula noong gabing yon, dire-diretso ang kanyang pagdarasal para pakainin nito. 5 araw pa noon ang dumaan, nanatiling wala pa rin paramdam sa kanya ang mutsa ng ngipin ng kalabaw. Dahil sa ganoong sitwasyon, unti-unti naman niyang pinagdudahan ang mga katagang inilahad sa kanya ng matandang nagpakilalang albularyo. Halos araw-araw kasi noon, yun na ang kanyang pinagtutuunan ng pansin, pero wala pa rin doong nagbabago. Ilang beses na din niya na yung kinausap, subalit sa kasamaang palad, ang paulit-ulit na inilalahad nito sa kanya, hindi pa handa ang mutsa para manilbihan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nang dumating sa puntong hindi na maatim ni Luwin ang ganoong sitwasyon, kusa naman niyang iniwan sa altar nila ang kwintas. Niminsan hindi niya na yon sinuot, gawa ng pakiramdam niya, pinaglololoko lamang siya ng matandang kausap niya. Buwan pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang pangkaraniwan nilang buhay. Subalit, habang papalaki ng papalaki ang tiyano ng kanyang asawa, pansin na pansin naman niya ang pagdami ng mga kakaibang huni tuwing sumasapit ang gabi. Bagaman hindi ito nakakalapit, nasisiguro niyang walang patid ang pag-aaligid nito sa kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa rin siyang kampante, hindi nag-aalala para sa sitwasyon ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nagpapahinga na silang dalawa, bigla naman noong nagising si Luwin nang marinig niya ang mga maihinang pag-ungol ng kanyang asawa. Pagsilay naman niya sa kinahihigaan nito, agad naman siya noong napaupo nang masipat niya yung pinagpapawisan ng malamig. Sa kanyang pagmamasid, unti-unti naman niyang napapansin ang dami ng mga ibong humuhuni sa itaas ng bahay nila. Hindi niya yun nakikita pero nasisiguro niya paikot-ikot yon sa bubong. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman niyang pinatagilid ang kanyang asawa habang pinupunasan ang napakalamig nitong katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang gigisingin na niya ito, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang makarinig ng 3 malalakas na katok sa entradang pinto ng kanilang bahay. Tumagal yon ng 10 minuto hanggang sa parang bula na lamang yung naglaho. Pagtungtong panoon ng 1:00 ng madaling araw, halos hindi na talaga siya makatulog dahil sa dami ng paramdam na kanyang napakikinggan. May sumisigaw, umaangil, umiiyak na parabang mamamatay na, at ang ikinatakot niya sa lahat ay yung paghinga ng isang dambuhalang nilalang na nasa gilid ng dingding ng kanilang tahanan. Habang pinakikiramdaman niya ito,
Pansin na pansin naman niya ang pilit na pag-angat ng kanyang asawa sa tiyan nito. Sinubukan naman niya yung gisingin pero sadyang napakahimbing ng tulog nito. Hindi naglaon nang mapansin naman ni Luwin na malapit na sa kanilang silid ang nilalang. Agad naman niyang kinuha ang itak na nasa loob ng silid at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagsipat sa siwang ng bahay nila. Pagsilay niya sa buong paligid, doon bumungad sa kanya ang iilang mga nilalang na hindi kaaya-aya. Ayon sa kanya, meron siya doong nakitang bolang apoy na may mga kasamang babaeng nakasayad sa lupa ang mga buhok na siya namang paulit-ulit na nambabato ng putik sa dingding nila. Kitang-kita niya ang pagbato nito ng putik, pero niminsan hindi niya narinig ang tunog na nagagawa nito. Imposible naman kasing hindi makalikha ng ingay ang pagtama ng putik, lalo pat kawayan ang dingding na pinagdidikitan nito. Maya-maya pa, doon na nga tuluyang nagpakita sa kanya ang isang higanteng baka na merong napakaitim na balat. May apat din yung sungay at halos parang dugo na ang kulay ng mga mata nito. Parang sa pusa na rin ang paanang nilalang na yan dahil sa matatalas nitong mga kuko. May mahaba din yung dila na pinalilibutan ng napakatatalas nitong mga pangil. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, tuluyan na ngang narating ng nilalang na yan ang kanilang silid. Pagtigil nito, dahan-dahan naman yung humarap sa kanila kung saan doon naman niya nakita ang isang taong nakasakay sa nilalang na walang ulo. May dala-dala yung latigo at sa estado ng anyo nito, parang ilang siglo na yung namaalam. Walang sabi-sabi, bigla namang hinataw ng nilalang ang dingding ng kanilang bahay at sa isang kisap mata, doon niya nakita ang pagpulupot ng latigong yon sa leeg ng kanyang asawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli siyang nakarinig ng tatlong malalakas na pagkatok na sinabayan naman ang pagwika ng nilalang na nasa labas ng bahay nila. Buksan mo ang pinto kung gusto mong mabuhay ang iyong mag-ina. Bibigyan kita ng isang minuto. Wika ng nilalang na yan gamit ang tinig ng isang lalaking animoy sinapian ng demonyo. Pagkarinig naman ni Luwin sa sinabi nito, siyempre hindi naman niya maipagkakaila ang pagkakaroon niya ng takot ukol sa nilalang na nag-uutos sa kanya. Subalit, nang magkataon namang wala na siyang pagpipilian, doon na siya nagdesisyon na kaharapin ang nilalang. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na merong daladalang tungkod. Nangingintab ang balat nito dahil sa langis na ipinahid nito sa kanyang buong katawan. Sa pagtitiga naman nilang dalawa, ngumisi lang naman yon habang unti-unti nitong itinataas ang kaliwa nitong kamay. Pagsilay naman ito sa altar ng kanilang bahay, doon na niya nasipat ang paglutang ng kwintas na ibinigay sa kanya ng albularyo. Hindi naglaon, napasakamayo ng nilalang at sa isang iglap naabo ito. Matapos ang pangyayari, napangisi lang naman yun sa kanya habang nagsasabi ng, "Huwag mo nang subukan pang bumuhay. Hindi mo naman yan magagamit sa mga katulad namin. Meron akong nais ipagawa sa iyo. Gawin mo ito ng maayos at papalayain ko ang asawa mo. Sa ngayon, wala pang nangyayaring masama sa kanya. Pero kung ipapahintulot ko, maaari siyang dumugin ngayon mismo ng mga alipores kong naghihintay sa labas."
Pag-isipan mo ito ng mabuti. Dito nakasalalay ang buhay ng iyong mag-ina. Nang marinig naman ni Luwin ang sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, hindi basta-bastang kasunduan ang ibibigay sa kanya ng matandang yon. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas para magsalita, manginig-nginig naman siyang sumagot doon ang, ano yun? Dahil sa kanyang naisagot, humalakhak lang naman ang nilalang na parabang labis yung nagagalak sa kanyang sinabi. Pagbaling naman ang paningin nito sa kanyang muka, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang nais nitong ipagawa. Gusto kong patayin mo ang albularyong nagbigay sa'yo ng mutyang ito. Gawin mo yon gamit ang punyal na ibibigay ko sa'yo. Kapag nagawa mo, amanos na tayo. Huwag kang mag-alala. Meron akong isang salita. Hindi ako marunong makipaglaro, lalo na kung ako mismo ang humihingi ng pabor. Sa ngayon, nakadepende ang lahat sa iyong sasabihin. Seryosong sagot ng nilalang sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman itong inihip ang abo ng mutsa ng ngipin ng kalabaw at kasabay nito ang dahan-dahan naman itong paghugot sa isa sa kanyang mga tadyang na hindi kalaunay naging isang itim na punyal. Pag-abot naman ito sa kanya, wala nang nagawa si Luwin kundi tanggapin ito. Dahil sa kanyang ginawa, ngumisi lang naman ang nilalang habang unti-unting naglalaho. Sa isang kisap mata, tumahimik ang buong paligid. Ultimo yung mga ibong nagpaparamdam sa kanila, wala na siyang narinig. Ang mga bolang apoy namang nakita niya sa bakuran, unti-unti na rin naglalaho hanggang sa tuluyan nang mawala ang sinag nito. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali namang isinara ni Luwin ang pinto ng bahay nila para matingnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Pagdating naman niya sa kinaroroon na nito, nasipat naman niya yung mahimbing pa rin natutulog kahit pinagpapawisan na ng malagkit. Kinaumagahan, pagising nilang dalawa, nadatna naman siya nitong tulalang tulala at halos hindi mapakali. Lahat din ng sinasabi ng kanyang asawa, halos hindi niya maintindihan dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Nang mapansin naman ito ang kanyang inaasal, minabuti naman itong gawin na ang mga trabaho niya, nang sa gayoy hindi na yon matambak pa. Kinahapunan noong mismong araw na yan, napilitan ng magpaalam itong si Luwin. Bagaman pansin niyang normal ang kalagayan ng kanyang asawa, hindi pa rin siya gaanong nagpakakampante sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Paglabas niya noon ng bahay, doon bumungad sa kanya ang mga baging ng makabuhay na tuyot na. Sa estado ng mga ito, halos hindi na yun mapakinabangan, kaya ang ginawa niya, binunot niya yon tapos sinunog. Matapos niya yung gawin, tahimik naman niyang hinanap ang bahay ng albularyo. Hindi naglaon nang marating na niya ang kinaroroon na nito, nadatna naman niya yung naghahasa ng sundang habang nagkakape. Maya-maya pa, nang magkalapit na sila, masaya naman niya yung binate ng magandang hapon. Ilang minuto pa sila noong nagkausap, hanggang sa bigla na lamang magwika si Luwin ng, "Ang talas naman ng sundang mo, Manong." "Siguro." "Ang sarap niyang iitak sa tao." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi,
Agad naman itong sinuwayang mga katagang kanyang binitawan. Matapos siyang suwayin ng matanda, dahan-dahan naman yung tumayo. Subalit bago pa man niya yun nagawa, agad naman yung sinagpangan ni Luwin. Paghawak niya sa leeg nito, parang hayop naman niya yung inundayan ng saksak sa tagliliran. Halos hindi niya yun binitawan hanggat hindi pa yun ang hihina. Pagsilay niyang naliligo na yun sa sarili nitong dugo, dali-dali naman niya yung binitawan sabay bao ng kanyang punyal sa leeg nito. Nang mapansin niyang mawawala na yun ang buhay, kinuha niya ang sundang ng matanda na siya namang ginamit niya para wakasan ang naghihingalo nitong katawan. Pagkaputol niya sa ulo nito, tinapon niya pa yun sa loob ng bahay nito at kasabay noon ang dali-dali niya roong pagpasok. Habang wala pang nakakatunog sa kanyang ginawa, ginamit niyang pamunas ng punyal ang mismong tuwalya ng matanda. Matapos nun, doon na niya inihanda ang lubid na kanyang gagamitin para wakasan ang kanyang buhay. Subalit, nang akmang magbibigti na siya, sakto naman ang dating ng kanilang mga kababaryo para tulungan siya. Dahil dito, nabigo naman si Luwin na isakatuparan ang kanyang plano. Mabigat ang kanyang naging parusa, kaya na may hindi na siya nakalabas ng bilangguan. Lahat kasi ng kanyang salaysay, pawang hindi na pinakinggan ng korte. Marami namang nagsasabing hindi nagsisinungaling si Luwin. Pero sadyang, hindi pinaniniwalaan ang mga dahilang may kinalaman sa mga nilalang na wala namang basihan at ebidensya. Magmula noon, parang impyernong buhay ang kanyang naranasan sa loob ng selda. Sa mga unang araw niya roong pananatili, gusto niyang lumabas at tumakbo, ngunit hindi niya yon magawa-gawa. Buwan pa ang lumipas, nakapanganak naman ng maayos ang asawa niya. Sa kasamaang palad, matapos yung malaman ni Luwin, nagdesisyon na siyang patayin ang kanyang sarili gamit lamang ang tinidor na kanyang nakuha sa rasyon. Pinatalas niya yon ang pinatalas at hindi kalauna yon ang kanyang ginamit para gilitan ang sarili niyang puwak. Bagaman matagal nang namaalam itong si Luwin, nanatili pa rin nasa alaala ng mga nakalapit niya sa kulungan ang kanyang ipinakalat na istorya tungkol sa punyal na itim na nanggaling lang sa tadyang ng aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ay, nako. Kawawa naman yung manggagamot, no? Pero kasi, hindi ko alam talaga kung kanino ako papanig. Kasi isipin niyo, si Luwin isa lang padre de familia na walang ibang hangad, kundi protektahan ang kanyang pamilya. Which is, nagtagumpay naman siya. Kasi, yung asawa niya, nanganak ng maayos eh. So, ibig sabihin nun, yung mga aswang, merong isang salita. Diba? Ang pangit lang dito, bakit kasi kailangan patayin ni Luwin yung manggagamot? Diba, alam ko masakit tong kwento na to, lalo na sa inyo. Lalo na yung mga sobrang fanatic talaga ng mga aral ng kanan. Yung mga albularyo, yung mga antingero. Ako nasasaktan ako kapag merong namamatay na antingero o manggagamot na gustong tumulong sa bida natin. Tapos itong kwento na to, sobrang sakit. Kasi yung bida natin mismo ang pumatay dun sa manggagamot. Diba, parang doble yung sakit na naramdaman ko. Di ko alam kung sa akin lang o karamihan sa inyo, naiinis lang din kay Luwin. Ako, banas na banas ako kay Luwin. Pero kasi, yun nga, hindi natin siya masisisi. Padre de familia siya. Di ba? Alam ko karamihan sa inyo, hindi makaka-relate. Pero may iba sa inyo na makaka-relate na, sige, gagawin ko yung inutos mo. Kahit hindi ako sigurado na tutupad ka sa kasunduan natin. Pero ang pangit lang kay Luwin, hindi niya binigyan ng pagkakataon yung manggagamot na tulungan sila. Di ba? Baka kasi
Kaya pa ng manggagamot na tapusin yung mga aswang na yun eh. Diba? Baka malakas to. Ang ending lang kasi, hindi alam ng manggagamot na tatry do rin siya ni Luwin. Kung alam yun ang manggagamot, malamang sa malamang naunahan niya na to si Luwin. O naunahan na nila yung mga aswang. Kaso lang kasi alam naman nating lahat, karamihan din sa inyo alam to. Sobrang tuso ng mga aswang. Kaya nakakatakot talaga silang kalaban. Bukod sa ang lakas nila sa physical, ang galing pa nila, ang galing nilang magpaikot ng mga utak. Diba? So, sa akin, masakit yung kwento, pero padre de familia si Luwin. So, hindi natin masasabi kung tayo yung nasa sitwasyon niya, kung gagawin ba natin yun o hindi. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.